guys, di man natin masyadong na familiar ba yung mga magulang ni Francis Magalona. Pero mga artista din pala sila. Yung parents niya. Dito silang mag-asawa na kalipin. Kaya kapunan natin siya ng TV. At titingnan ko na rin yung kanyang mga movies, yung panahon niya. Basta ang sa ngayon kasi ang nakikilala natin yung mga anak ni Francis, si Francis, yung mga kanta niya. Dito lang siya sa Phase 1, malapit lang. Malawak itong donut dito sa Facebook. Masa ka mababait ang mga tao dito. Nakakatuwa. Mga caretaker, mababait sila. Dito. Ito yung nag-alaga din kaya maganda yung damo niya. Nag-alaga. Hey guys. Enrique Magdalena Jr. 1998 lang. Ito naman yung wife na, Teresita Magdalena. Mga public figure din sila nung araw. Kasi mga artista naman sila. Si Teresita Rigo Durango Magalona ay pinanganak noong September 30, 1928 sa Maynila. Screen name, Tita Duran. Isa siyang Filipina film actress na nag-umpisa siyang child actress. Siya ang kauna-unahang matagumpay na child star ng Philippine cinema. Pumasok siya sa pelikula sa edad na 8 sa pelikulang family drama Awit ng Mga Ulila 1936, The Songs of the Orphans, Mga Batang Inabandona ng Ina. In 1938, napansin siya ng Sampaguita Pictures at isinama siya sa pelikulang Inang Mahal 1938, Dear Mother. At ang kanyang pangalawang pelikula sa Sampaguita Pictures ay ang Magsasampaguita 1938, The Sampaguita Vendor. At gumawa siya ng dalawang pelikula sa ILBN Pictures. Ito ay ang Pangarap 1940, The Dream. At ang Sawing Gantimpala 1940, The Lost Prize. Pagkatapos ng World War II, bumalik siya sa Sampaguita Pictures at nasali siya sa giyerang pelikula. Pinamagatang Guerrilla 1946 at ito'y musical film. Kasama niya ang ilan sa magagaling na actors and actresses. Ang huli niyang pelikula sa Sampaguita ay ang Isang Halik Mo Pancho 1954. Gumawa siya ng Maria Winto Town 1955 under Digal Cinema Incorporated. Ang kanyang karera ay kahalintulad ng Hollywood actress na si Shirley Temple.
Narito ang ilan sa kanyang mga pelikula. Tunay na Ina, 1939. Awit ng Magulang, 1940. Maynila, 1946. Dahil sa Ina, 1947. Bulaklak na Walang Pangalan, 1948. Always Kay Ganda Mo, 1949. Huwag Ka Nang Magtampo, 1950. Buhay Pilipino, 1952. Mr. and Mrs., 1956. At ang kanyang dalawang huling pelikula, Bundok ng Susong Dalaga, 1983. Isusumbong Kita sa Diyos, 1988. Ikinasal siya kay Pancho Magaluna noong October 2, 1948. At may siyam silang anak, kasama si Francis Magaluna, na rapper at singer. Auntie din siya ni Regine Velasquez, na singer and actress, na ang ama ni Regine ay kanyang first cousin. Ang kanyang mga apo ay sina Maxine, Sab, Elmo, and Frank. Nephew-in-law Raul Mitra and Ugi Alcacid. Siya ay active sa pelikula sa taong 1936, 1958, 1983, and 1988. At ito ang kanyang kamay commercial. Si Tita Duran ay namatay noong April 27, 1990 sa Manila at sa edad na 61. Katabi ng kanyang libingan ay ang kanyang asawang si Pancho Magaluna na namatay noong April 7, 1998. Inilibing sila sa Loyola Memorial Park, Suka. Thank you for watching. And please subscribe.